So si Chlorella, yun nga po, nasa controlled environment siya. So, ayun, nandun siya sa Chlorella Pool sa Taiwan. So, syempre, kailangan malinis talaga yung environment niya para walang ibang dumi na makapunta sa kanya. Tapos ang mahalaga sa Chlorella, maganda yung sikat ng araw. Kasi diba po, sinabi ko nga, ang Chlorella, mayaman siya sa chlorophyll. At syempre, kapag chlorophyll, kailangan niya ng sikat ng araw para magkaroon ng photosynthesis. So, kailangan malakas ang sikat ng araw para mas maganda yung uri ng Chlorella. Ala, ginagawa sa kanya. Napuntahan nyo na ito. Yung parang factory niya. Napuntahan namin siya. Ano itsura nun, Miss Tess? Ikaw ba napuntahan mo na yun? Makikita natin kahit through the internet, isang napakalaking tank nito. Tapos, ang mahalaga yung surroundings niya, very clean, very pristine. At dahil siya ay fresh, single-celled algae nga, eh napakalinis ng tubig. As a matter of fact, yung ating source sa Taiwan, they're using yung pure algatech process. Meaning special process to ensure na natural at napakalinis nito. Oo, eh, alam pa naman ang mga Taiwanese, particular sila sa quality. Oo, so ano itsura? Parang malaking tangke. Tapos paano naka-expose sila dun sa araw? O merong takip din siya para may dome siya? Paano ba itsura nun? Bale po, yun nga, makikita din sa internet, sa website. So yung sa Taiwan, bale yung tangke nga ng Chlorella, nasa labas siya, nasa outdoors. Tapos controlled environment siya. Yun, tapos yun nga, may aerator din siya para moving yung tubig dun. Ayun, tapos kumbaga nasa labas siya para nakukuha talaga niya yung sikat ng araw. Para mas marami yung chlorophyll niya.